get out my head. Welcome back to the channel. Nice natin pasalamatan ang PWD Mobility Philippines for making this video possible. Kaswabe, what we have here is a luxury mobility scooter from ATO Moving Life. Ladies and gentlemen, this is the ATO Sport Max. Mga kaswabe, let's begin. I know, kaswabe, you want this luxury mobility scooter? At ipapaliwanag ko muna sa'yo kung ano ang pinaka-functionalities nito. It has 4 modes. Ito nga pala yung tinatawag natin na park mode, trolley mode. Siyempre, from point A to point B, pag ikikerry mo, pwede siyang bit-bit-bit-bit mo lang, parang mga suitcase. May drive mode or yung tinatawag natin na performance mode. And meron siyang split mode. Parang two-piece chicken joy. Pwede ito even sa mga regular people na ayaw masyadong magkaroon ng effort sa mga pupuntahan, ayaw gaanong pawisan. Siyempre, may time na gusto mong mag-exercise, may time rin na gusto mong relaxing lang. At the same time, pwede rin ito sa mga taong disabled or may mga disability. Actually, mas para dun ito. Lastly, para rin sa mga senior citizen na mabilis lang mapagod. Saktong-sakto itong ATO Moving Life para sa inyo, yung Sport Max na tinatawag. Pwede natin to dalhin sa mall, dalhin sa garden pag nag-iikot-ikot ka lang, even sa sidewalk, sa loob ng mall, basta sa lahat ng may mga kalsada. Kasyang-kasya to at maganda yung definition and dimension lang nito. At ang pinaka-the best niyan, pwede mo pa siyang iakyat sa eroplano. Even sa airport, walang problema dahil meron tayong certification. You see this? Pati sa cruise ship, etc. Ang itatakil natin, i-assemble natin to. Kaswabe, park mode, gagawin nating trolley mode. May red lever lang rito, angat natin. Red switch. Press mo lang. Oh, tapos may lever dito, connect lang natin. Ayan no, ang dali-dali, di ba? Kung di nyo alam, 10 years ago, isa nga pala akong flight attendant. So ganito yung mga style. Kung galing tayo sa trolley mode, sa drive mode naman, release lang natin to. Tapos may red, dito na switch, yung mahaba na yan, pindutin mo lang yan. Pag pinindot mo, slide mo lang to. Ganon kadali, o di ba? O, one take lang to. Tapos, dito, lock mo lang. Then dito, meron kang slide lang na switch para mahatak siya. Angat lang natin. Oh, 'di ba? Alam niyo na, medyo dinadahan-dahan natin kasi syempre, 'di ba? 100 plus thousand. Magkano 'to? 175,000. So dapat maingat tayo. Meron pa tayong red marker lights dito para safe. Pwede rin siya nagbi-blink-blink. See? Okay? So make sure ayos lahat, ayos lahat. Oh, upo ka na ngayon. Kaswabe, pag umupo ka, ang iyong mga handles, flip mo lang na ganito, and there you go. Leather, and you have white stitches. To turn this on, switch. Meron kang illumination ng LCD dashboard. Bakit 1? Kasi yan yung first gear. Actually, hanggang 10, pwede yan. 10 speed. So the more na mas malaki ang number, syempre, mas mabilis ang mangyayari niyan. Pag i-reverse naman natin, ito yung accelerate forward, press this. Naka-reverse ka na ngayon. Pero later on, dun ko na lang i-demo yan. Ito nga pala yung battery life natin, which is 2 to 3 hours ang charging time. Then aabot siya ng 20 kilometers per hour na continuous usage. Sa iyong dashboard, parang sports car, no? Ito yung busina. Ito yung lighting natin. You have LED lights on front. Yan.
Pag meron kang gadget, you have charger dito. This is the chassis and waterproof nga pala ang ating unit. Battery pack, tapos leather, kaswabe ang seat. Ang gulong, ito ang matindi rito. Shock absorbing flat free tires. Yung disc brake, not only sa mga flat surface, pwede siya for rough roads rin. Ganun ang kanyang capabilities. You have that stabilizer link, ayun o, nasa likod rin. Demo natin ngayon kung paano ito pinapaandar. By using this first gear, medyo mabagal pa siya. Kasi, ayan yun. Diba? Pag nag-second gear ka, it will move, yan, faster. Pag nag-third gear ka, so bigla akong minto dahil meron tayong tinatawag dito na automatic braking system na once na hindi mo na pinush using your thumb yung pag-accelerate natin dito, eh bigla na lang siyang hinto. Or you have choice, meron tayong tinatawag na regenerative braking system sa left side natin na handle. Ngayon, ire-reverse natin. Ito ang kakayahan niya pag nagre-reverse. Lahat dinaanan na natin. Meron tong tinatawag na cruise control. Sa first gear muna. By pressing yung lever dito ng iyong thumb and yung plus minus, yung upshift and downshift, sabay lang natin. Meron tayo dito sa armrest. Oh. Pag gusto mong pahintuin, press mo lang yung braking system natin. Rico Suave, magkano ba to? Actually, you can check the price dun sa pin comment below. Saan ulit yan available? Sa Facebook, sa Lazada, sa Shopee. Ease of use ng buhay natin. Napakadaling dalhin. Turn off lang natin. Kung makikita mo, inassemble natin yung armrest. Ngayon, ibabalik natin to into park mode. Tapos mo nang gamitin. May pipindutin ka lang rito. Yan, babalik na siya. Snap. Yung lights, pag i-off natin, nandito lang yung switch. Always remember, kailangan safety first. So, hawakan mo to, baka bigla mag-snap, di ba? Then, yun. Tapos, titiklupin natin. Dito mahawakan. Yan. Lagay mo yan. Lever. And there you go. Ayun na. Mukha na naman siyang maleta. Nice natin pasalamatan again PWD Mobility Philippines. Saan sila matatagpuan? Sa Facebook, Lazada, and Shopee. I just wanna say thank you. Please don't forget na kumuha ng ating merch. Huwag mo rin makakalimutan mag-subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated dahil marami pa tayong isusunod ng mga choices na katulad ng mga luxury mobility scooters natin. More power and more performance sa iyo, kaswabe.